Hey guys, welcome na naman sa panibago nating vlogmas ngayong araw na ito. And for today's vlog, it's Noche Buena night na mamaya. Noche Buena na po. Mamaya, ano ba ang mangyayari sa araw na to? It's better na ma-vlog natin yan na mayroon tayong mabalikan sa mga susunod na mga taon. Kayo, anong plano nyo sa Noche Buena? Meron na ba kayong handa? O ramdam nyo ba ang pagdating ng Kapaskuhan sa inyong bahay, sa inyong mga sarili? Comment down below, magkwentuhan tayo. Pero for now, I will share yung ating preparation para sa magiging Noche Buena natin mamayang gabi. Technically kasi, ako lang naman, tsaka yung mga magulang ko. So, paano natin itatawid na maging masaya yon? And syempre, nakasalalay sa atin kung paano magiging masaya yung mga magulang natin mamaya, no? So, bahala na kung anong magawa natin, pero wala talaga akong plano, no? Kasi, alam niyo na, maraming mga kaganapan. So, if you wanna know more about this vlog, just keep on watching. Pero bago ang lahat, welcome to my channel! Kaya today. You're watching Rundick Vlogs. Subscribe now! So, bala ko na magluto ng lasagna like last year. Then, magbake ng banana cake. Basic lang. Kasi nga, ayoko sana yung may natitira. Alam mo yon, ever since na nagpapasko ko sa mundong ito, laging may tira. Tapos alam mo yon, yung matitira, yun na yung ulam nyo kinabukasan at sa mga susunod pa, lalo na yung espagete ng gigigil ako dyan. Layun nyo sa akin. Charot! Pero yun nga, bala ko mag-bake ng lasagna. Or, merong isang online seller na magdadala o magpapadala sa atin ng lasagna at banana cake. Hopefully, ma-work out. Kasi nga, ang late ko nang nag-confirm dahil nga wala talaga akong kaplano-plan dahil ang daming dumaan ng mga pagsubok sa ating buhay itong mga nakaraang mga araw, no? Pero yun, hopefully, makabuo ako ng mailalatag natin sa ating mesa at maipepresenta natin ng maging masaya naman ang ating mga magulang sa Noche Buena ngayong kagabihan na ito. So, ano nga ba? Una naisip ko, dito ako sa lagi kong tinatambayan sa Sipag Artisan Market kung saan ay bibili tayo ng pizza. Pizza kasi why not? Ang sarap ng pizza dito. Meron ditong pizza na masarap na tigo 100 pesos lang na malaki na. Alam mo yun, dati ayoko dito kasi hindi ko trip yung lasa nung pizza ng terminal. Alam mo yung pizza sa mga terminal ng port, ng mga bus, yung pag kinain mo, walang lasa, yung parang ewan yung ano, yung topping niya parang isang flat lang na hindi mo maintindihan. I thought ganun yung dito. Well, actually yung setup niya ganun din, pero nung natikman namin yung pizza, ang sarap! Ang sarap niya, promise. Para sa akin na talagang mapili dun sa mga kinakain. Masarap yung pizza dito. I-share ko sa inyo yung itsura ng store nila tsaka yung brand nila para naman if ever na madayo nyo dito o gusto nyo mag-franchise or what, masarap yung pagkain nila. Mura na, masarap pa, kaya laging in demand. Grabe. So tara, pasok tayo dun. Face mask tayo muna. Let's go! Ito yun guys, yo. Rosli's Pizza. The most affordable pizza in town. 100 pesos lang to. Yan yung mga flavors nila. You know, they also deliver pala eh. Oo, laging may delivery doon. You know. Oo, diba? Yan yung mga flavors nila. Meron din silang shawarma doon na dinagdag. Shawarma na iba't ibang flavor. Rosli's Pizza. Yung isang ganito, 100 lang. Yan, size na yan. Slice na siya into 6. Masarap to, grabe. Ang dami ng slices, ang mura. Malambot pa, pwedeng-pwede din sa mga seniors. Agad ako ng paborito ni Papa at ni Mama na kalderetang baka.
favorite nila yan, request talaga nila ang lutuin ko yan. So ayan, niluto ko yan, no? And then, nagluto rin tayo ng iba pang mga putahe. So, ito yung lechon belly roll. Ayan, lechon belly roll from Ate Genevieve. Maraming salamat, Ate Genevieve. Shout out sa palechon, Ate Genevieve. Ayan, i-open natin yan. Preheat na natin yan. At 200. Okay, so, let's touch it. Ayan. Start. Baking it. 225 minutes. Meron pa tayong mga i-oven dito, like yung fish na to and mga pangliyam po. Naisip ko, what if putuin natin to sa pangsanggyo? What do you think? Mag-isipan natin. Next, gagawa tayo ng baked rigatoni. Alam mo yun? Ito yun. We're using Ideal Gourmet Rigatoni Pasta. Ayan. Gagawa tayo ng baked rigatoni. Share ko sa inyo yung mga ways kung paano siya gawin. Tara! Palang i-flex itong choco almond banana bread na almost cake na siya mula sa CV's Baked Goodies. You can search their Facebook page, CV's Baked Goodies, kung nag-crave kayo sa isang malupit at napakasarap na banana cake na may almond, na may legit na chocolate. Only dito lang yan sa CV's Baked Goodies. Order ka na! A little light, it's all I got. It makes a kind of night. At nais kong malaman mo kung gaano kita mamahal. Isa pa sa pinaka-paborito kong baked lasagna ay mula din dito sa CV's Baked Goodies. Marami pa silang iba pang available na binibenta. Visit their Facebook page, CV's Baked Goodies. Sarap! And dami mong chinelas. Dapat siya install mo. Sige, labas mo. Wala, Jinky. Wala, Jinky. Pinapakilala ko sa inyo ang aking pusa na napakalaki na ngayon na si Peepoy. Partner niya ay si Peepay. Pero hindi ko alam na si Peepay ay magpapakamama Mary pala ngayong kapaskuhan na ito dahil meron pala siyang tinatago na mga supling sa ilalim ng Christmas tree. So ako naman, natatakot ako dahil hindi pa ako nagkaroon ng alaga na nanganganak. Usually, lalaki talaga yung mga alaga ko. So, ito, unang Peepay sa aking buhay. And so, meron nga siyang
pinanganak na tatlong kitten sa ilalim ng Christmas tree. Piling Mama Mary sa Kapaskuhan. Pero parang ilang linggo na rin ang nakalipas. No, nag-iintay ako actually kung paano siya makakalipas. Hindi ko alam na kaya nila sa sarili ng mga anak. Wala pa nga kasi yung experience. Ilan? Salamat kay Simpleng Larry na nag-guide sa akin kung anong pwede mangyari sa mga babies ng mga pusa. Well, ito good thing kay Pipay, hindi naman ako pinahirapan. Sila po ay mga napulot ko lang ng mga pusa. Ngayon guys, meron na akong 10 pusa and dumating nga itong tatlupa na ito. Bali, they're up for adoption. Maririnig ko na yun eh, isang araw eh. Down below or PM me sa Instagram kung sino ang gustong mag-adopt dito sa tatlong to. Meron ako ng malalaking tatlong kulay na nakakaalim kasi nakikita ko yung small versions nila na as in baby. So, if gusto nyo mag-alaga ng mga pusa dito na sobrang cute, certified cuties, comment lang po kayo below. After 2 years, ay nagbukas na muli ang ating mga cinema dahil sa MMFF at dahil na rin sa pagluwag ng restrictions. Nakanood ka ba ng movie last December? For today's vlog, ay manonood kami ng movie. Gusto niyo yung ilaw dito sa ano lounge area. Iba-iba kulay, di ba? Sakit sa ulo. Pero maganda naman. Well, nanonood kami ngayon ng Big Night starring Sir Christian Bobblos. Tari, Sir Christian. Si Kuya Christian. No? More power sa iyo, Kuya Christian. Support tayo ng mga kaibigan natin dyan. So, ito, manonood tayo ng Big Night. Maganda ba to? Alamin natin yan. Bigyan ko yun ng feature ng movie review mamaya pagkatapos ng movie. Okay? So, tara. Nood na tayo. Ganda ng kanilang upuan. So ayan. Tingin. Video. Ay, nag-a-adjust na yung upuan. Dito, tsaka yung likod. Pusti. Lagay na tubig. Okay guys, ayun na yung movie. See you next year. Dialysis center. Hey guys, kumakanta si Papa doon. And nag-bake ako. Magbe-bake ako ng macaroni. Baked mac. Ganyan. Dami niyan. 800 grams ng macaroni. Yung Christmas, nagawa tayo ng rigatoni, baked rigatoni. This time, baked macaroni naman. Kasi sobrang nag-crave ako. Sobrang ang bilis sa amin na ubos yung rigatoni na yun, no? So, ngayon, mag-bake tayo. Then later, magsiset up tayo ng table and then kakain tayo. Let's go!
Kapoy! Pagod! So, ayun na. Naset-up na natin yung mesa. Kulang pa yan, no? May darating pa. Eh, meron pa tayong niluluto. Ini-grill na fish. Ano ba kay Papa? Tsaka yung lechon belly. Hindi-grill pa tayo, no? So, ayun na. So, this New Year celebration, medianoche, ay mag-family picture kami. Kasi hindi kami nag-family picture ng Pasko dahil pagod na kami nun. Nag-YouTube din ako nun, nag-bake ako. Yun. Ayan. So, picture kami mamaya. Pakita ko sa inyo yung magiging output later on. And yeah, sana mag-enjoy sila sa pagkain namin yung dinner mamaya. Kayo kaya, anong pagkain nyo ngayon? Comment down below kung ano yung mga pagkain nyo ngayong medianoche. No? Sana masarap din ang pagkain ninyo. Sana ma-enjoy nyo yung moment na to. Ito lang naman yung isa sa mga moments sa buhay natin na kailangan natin i-cherish. Kasi once a year lang itong nangyayari, di ba? So, yeah, tara. Hey, vlog. Hey, hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi to the vlog. Buong taon na ito, pag nag-vlog ako, lagi kang sumisingit. Ngayon, binibigyan na kita ng chance mo vlog. Ayaw mo. Reklamo ka pa. Reklamo ka pa. Ikaw tama. Taon-taon, pumupunta ako ng bundok ng aming bahay para manood ng mga fireworks. Mag-isa dahil natutunan ng aming parents ko. So ito yung moment na nanonood ako ng mga pabundok. Hey guys! Happy New Year! Happy 2022! Goodbye 2021! Happy New Year everybody! Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to my YouTube channel, like and share this video, turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin, at magkwentuhan tayo. Comment down below. And please follow my social media accounts sa Instagram and TikTok. For more videos, visit my YouTube playlists. Maraming salamat po.